Hello po. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po ulit, guys. Bali, part 5 po. Part 5 po ng season 25, What is Written Truly Happened. Thank you so much po sa lahat po ng makakapagtapos ng content ko na to. Samot dalangin ko po na sana po kapag dumaan sa wall nyo, sa FYP nyo, try nyo po sanang tapusin para po makita nyo na kahit konti meron po akong gustong ihatid na konting life lesson and motivation para sa ating lahat, para mas tumibay pa po, para maging strong araw-araw yung kapit po natin dun sa nasa itaas, dun sa talagang totoong magliligtas sa mga mapipili, sa mga magiging karapat dapat. Lagi po sana nating asam-asamin na mapasama tayo dun sa talagang iaangat ng ating Panginoon sa takdang oras at panahon. Hindi na po yan masyadong magtatagal, guys. Bagamat tayo po iabalang-abala pa rin sa pang-araw-araw nating buhay, sa pang-araw-araw nating journey, sa pagsusumakit nating umasenso at umahon pa ang buhay natin, naway mas gawin po nating prioritize na sa bawat iniisip, sa bawat ginagawa, sa bawat sinasalita natin, lagi po nating ibibigay na ang nalulugod talaga ay yun pong nasa itaas, yung pong talagang dakilang creator na may gawa, na nagbibigay ng liwanag at buhay sa bawat isa sa atin. Amen. So ito nga pong context, ito pong bottom line ng season 25 ko na to. Parang step by step po ito na importante din pong malaman natin na kapag dumating po yung isa sa climax ng tribulation, ng great tribulation na nakaabang na po talaga sa mundong ito. Actually, nandun na po tayo, nakapasok na po talaga tayo, guaranteed po yan, sa loob ng circle ng tribulation. Nag-aantay na lang po tayo ng mga paparating na isa-isang climax na mga mangyayari po talaga sa mundong ito. Napakarami na pong sign na nagpapakita. Isa po sa importante niyan, yung pong talagang super lakas po, magiging powerful po talaga yung power ng wicked, ng masama. Kasi nakatakda po yan na i-implement na po na talaga yung tatak niya. Na wala naman po talagang assurance kung ano talaga yung tatak na yun. Yun po yung number na 666. Pero ang ini-imply po ng Holy Scripture ng ating Creator sa kamay at sa noo. Ang kamay po ang kamay po nagsisignify po yun ng mga hinahawakan natin, ng gawa ng bawat isa sa atin. Tapos ito pong noo, ito pong forehead natin, nagsisignify po yan ng knowledge, ng wisdom ng bawat isa sa atin. So ano po yan, isa po yan sa kaabang-abang na parte ng tribulation. Tapos yun nga pong habang while the tribulation is ongoing, while the tribulation is getting worse and worse and worse and worse, dadating po yung rapture, dadating po yung iaangat tayo, halos kalagitnaan po yun. Yan po yung pagkakaintindi ko ng pagkakasunod-sunod. Sabay-sabay po tayong mag-research, sabay-sabay po nating i-memorize ang step by step na talagang mangyayaring climax, mga nagsisignify po ng climax 1, climax 2. Para sa akin po, climax 1, climax 2. Kasi dire-diretso po yan . Kapag kapul, kasi nangyayari na po halos yung apat na kabayo. Nangyayari na po yun, symbolism po yun. Wait lang. So guys, ang context po ng continuation po ulit, ang context po talaga ng season 25 po na to, yun pong parang magiging moves natin na kailangan nating step by step medyo i-memorize po natin. Kasi para po talaga kahit papano nasa sa atin pong pagkatao yung preparedness sa mga susunod na mangyayari na sunod-sunod pong climax ng Great Tribulation na mangyayari po talaga, hindi na po masyadong magtatagal yan, guys. Yan po kumbaga sana, nakakalungkot pong katotohanan yan. Na lahat po talaga tayo, kahit ayaw natin, kahit hindi natin gusto,
hindi po natin kayang pigilan. Kasi sinalita po talaga ng Creator natin niya na sa takdang panahon, sa takdang araw, magkakasunod-sunod po talaga ang hindi ka nais-nais na Panginoorin. Yun nga pong masasamang araw, sabi sa banal na salita ng ating Creator. Paghandaan po natin yan, guys, kasi sabi nga po, dilat man tayo o pikit, mangyayari pa rin po yan. So, mas asam-asamin po natin na kung pinaprioritize po natin yung pagpapayaman natin, yung pag-iipon pa natin, yung pag-iipon na kung ano-anong investment natin sa mundong ito, para po sa akin, ang isa po sa pinaka-the best, pinaka-ultimate the best na maibibigay kong tips sa aking kapwa, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. Kung may mga nakakakita man pong kilala ako sa mga platform na ginawa ko, ang pinaka-the best, ultimatum na tips na kaya kong ibigay, mas ipa-priority ko na pong maligtas ang aking kaluluwa, ang aking buong whole being na hinihiram ko lang din po sa ating Creator. Ako po talagang mayat maya ako din po hinihiling sa Panginoon na sana po pagdating ng araw na yon, magkita-kita pa rin kami ng dalawang anak ko, ng apo ko, ng mga apo ko, kung magkakaanak pa po yung dalawa kong anak, magkita-kita po kami dun sa buhay talagang payapa, sa buhay na punong-puno ng pagmamahal ng ating Creator na hindi ko na mararanasan, hindi na namin mararanasan yung pang-aapi, pang-aagrabyado, panlalait, ng kahit na sino. Yung talagang punong-puno po ng hustisya, yung pong lugar na yun ang inaasam-asam ko, ang pinaka-ultimate kong pangarap. Pinapanalangin ko rin po ang buong pamilya ko, ang aking mga kamag-anak, sampu ng aking mga basta buong kamag-anak ko po, pinapangarap ko pong magkita-kita kaming lahat doon. Kaso nga po, hindi natin hawak yun Pangarap lang po yun. Ang Panginoon po ang magbibigay ng pinakahuling salita, huling hatol. Tayo pong lahat ang tanging magagawa lang po natin ay makiusap ng makiusap sa Panginoon. Tapos yung second po, makagawa tayo ng mga kabutihan na ang nalulugod po talaga ang ating Creator. Yan po ang pinaka-the best tips na Maya na maibibigay ko sa bawat content na ginagawa ko. Kasi sabi nga po hindi naman talaga natin magagawa ang kahit anong kabutihan nang hindi tayo sinamahan ng ating Panginoon. Kung may mga nagagawa man pong kabutihan, ang isang nilalang ng ating Panginoon na iniisip niya na siya ang mag-glorified, na siya ang mas makikinabang, alam po ng Panginoon lahat-lahat Alam po ng Panginoon kung inaalay natin sa Kanya ng buong katapatan, ng buong puso natin, o inaalay natin para sa sarili nating glorification, para sa sarili nating pakinabang. Ako po, para po sa akin, nangingilabot po ako na ang lagi kong gagawin para lang sa sarili kong saya, para lang sa sarili kong pakinabang. Ako po kasi, guys, ang motivation ko po, pamula po nung nagka-cancer ako, pamula po nung marami akong dinanas sa buhay kong mga hindi magagandang karanasan, parang naisip ko po na kahit gumanti ako, hindi din ako magiging masaya Kaya idinalangin ko na lang po, ipinanalangin ko na lang po yung revenge na gusto kong gawin ko, ibinigay ko na lang po dun sa ating Creator. Kasi mas karapat dapat pong siya talagang magbigay ng revenge sa mga umagrabyado sa atin Yan po ang isa din pong magandang tips na kaya kong itawid sa mga nakakaita ng content ko. Kung ano man pong dinanas natin, lahat naman po tayo dumanas ng pang-aapi. Wala pong kahit isang hindi dumanas ng pang-aapi. Lahat po tayo ay may karanasan hindi ka nais-nais. So, balik po tayo sa context ko. Ito po talagang ano ko na to. Actually, ano po ito parang kumbaga sa ano, hanggat maaari nga po, natatakot din po akong makita o maranasan itong mga mangyayaring ito Kaso wala po tayong magagawa Mangyayari po talaga ang dapat mangyari. Sa ayaw at sa gusto po natin, mangyayari po ang mangyayari. Kasi yun po talaga ang nakaabang sa mundong ito. Ang una-una po natin gawin, araw-araw guys, manalangin po tayo sa Panginoon na kaanumang oras na mangyari yan, nakakapit tayo sa Kanya. Matibay na matibay ang kapit natin sa Kanya. Kasi hindi po natin kayang
pangalagaan ang sarili natin, ultimong mga mahal natin sa buhay. Wala pong ibang magbibigay niya kundi siya lang at ang kanyang bigatin sa. Sundan niyo pa po. Thank you so much po sa inyong lahat na nagtatry magtapos ng bawat content ko. Amen. To God be the glory po. Sundan niyo pa po ang kasunod. God bless us all.